Ang inaabang ang laban ni Mayweather laban kay Manny Pacquiao noong 2016 ay tinaguri ang The Fight of the Century. Si Pacquiao ay itinuring na isa sa pinakamahigpit na kalaban ni Mayweather dahil sa kanyang bilis, kapangyarihan, at agresibong estilo. Ang inaabang ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather ay naganap noong 2015 sa Las Vegas, Nevada. Tinaguri ang The Fight of the Century. Isa itong sagupaan sa pagitan ng dalawang alamat ng boxing at nagdulot ng matinding kasabikan sa buong mundo. Ang parehong mga mandirigma ay pumasok sa ring na may magkakaibang mga estilo at reputasyon. Si Pacquiao, nakilala sa kanyang napakabilis na suntok at agresibong diskarte, ay naglalayong talunin si Mayweather sa kanyang bilis at lakas. Sa kabilang banda, si Mayweather nakilala sa kanyang husay sa depensa at kakayahan sa counter-punching, ay naghangad na gamitin ang kanyang teknikal na husay para malampasan si Pacquiao at maiwasan ang malaking pinsala. Sa buong laban, ipinakita ni Mayweather ang kanyang pambihirang husay sa depensa na epektibong nakaiwas sa marami sa malalakas na suntok ni Pacquiao. Ginamit niya ang kanyang mailap na footwork at shoulder roll technique upang biguin ang mga pagtatangkan ni Pacquiao na makakuha ng malinis na shot. Ang tactical brilliance ni Mayweather ay nagbigay daan sa kanya na kontrolin ang tempo ng laban, pinipili ang kanyang mga sandali para mag-counterpunch at makaipon ng mga puntos. Si Pacquiao, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ay nagpupumilit na makahanap ng pare-parehong tagumpay laban sa pambihirang depensang pagpapakita ni Mayweather. Pagamat nakarating siya ng ilang solidong suntok at ipinakita ang kanyang trademark na pagiging agresibo, ang pag-iwas ni Mayweather ay higit na na-neutralize ang opensa ni Pacquiao. Nagbukas ang laban bilang isang strategic chess match, kung saan si Mayweather ang nagdidikta ng bilis at matagumpay na nakaiwas sa pagsalakay ni Pacquiao. Matapos ang 12 round ng matinding aksyon, inihayag ang scorecards ng mga judges, at si Floyd Mayweather ang nagwagi sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang mga scorecard ng judges ay sumasalamin sa defensive mastery ni Mayweather at ang kanyang kakayahang kontrolin ang laban. Ang tagumpay ang nagpatibay sa undefeated record ni Mayweather at nagdagdag ng isa pang milestone sa kanyang tanyag na karera. Inarap ni Mayweather si Miguel Cotto noong 2012 para sa WBA Super Welterweight title. Ang walang humpay na panggigipit at malalakas na suntok ni Cotto ang nagtulak kay Mayweather na umangkop at magtagumpay sa isa sa kanyang mas mapagkompetensyang laban. Ang laban ni Miguel Cotto at Floyd Mayweather ay naganap noong 5 Mayo 2012 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Ito ay isang sagupaan sa pagitan ng dalawang highly skilled fighters sa welterweight division. Bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling natatanging lakas sa ring. Si Cotto, isang dating world champion na kilala sa kanyang walang humpay na panggigipit at malalakas na suntok, ay naglalayo na gamitin ang kanyang kalamangan sa laki at agresibong estilo para patahimikin si Mayweather. Mula sa opening bell, ipinakita ni Cotto ang kanyang trademark na left hook at pumindot pasulong, na naghahanap upang ipilit ang kanyang lakas kay Mayweather. Si Mayweather, nakilala sa kanyang defensive brilliance at counter-punching ability, ay muling nagpakita ng kanyang kakaibang kakayahan. Ginamit niya ang kanyang mailap na footwork at tumpak na timing upang maiwasan ang mga suntok ni Cotto habang epektibong sumasalungat sa sarili niyang mabilis na kombinasyon. Ang husay sa depensa ni Mayweather ay nagbigay daan sa kanya upang mabawasan ang pinsala mula sa malalakas na putok ni Cotto at mabigo ang kanyang kalaban. Sa buong laban, nagpatuloy si Cotto sa pagpindot pasulong, naglanding ng ilang solidong shot at saglit na itinulak si Mayweather laban sa mga lubag. Gayunpaman, ang superior na kakayahan ni Mayweather sa boxing at ring generalship ay nagbigay daan sa kanya upang diktahan ng bilis at kontrolin ang distansya. Sa pag-usad ng rounds, ang katumpakan at pag-counterpunking ni Mayweather ay nagsimulang makapinsala kay Cotto. Ang kakayahan ni Mayweather na maglanding ng malinis, matatalas na putok habang iniiwasan ang mga pag-atake ni Cotto ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng pangunguna sa scorecards. Matapos ang 12 round ng matinding aksyon, inanunsyo ang scorecards ng judges, at si Floyd Mayweather ang nagwagi sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang tagumpay ay nagpakita ng defensive mastery ni Mayweather at ang kanyang kakayahan na malampasan at malampasan ang isang determinado at malakas na kalaban tulad ni Miguel Cotto.
Nakalaban ni Mayweather si Marcos Maidana noong 2014 sa isang kapanapanabat na patimpalak. Ang agresibong estilo ni Maidana at walang humpay na pressure ang sumubok kay Mayweather, kaya naging isa ito sa kanyang mas mahihigpit na laban. Ang laban ni na Marcos Maidana at Floyd Mayweather ay naganap noong 3 ng Mayo taong 2014 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Ito ay isang inaabangan na pagtatalo sa pagitan ng dalawang bihasang manlalaban, kung saan ang agresibong estilo ni Maidana ay nagdulot ng kakaibang hamon sa defensive mastery ni Mayweather. Sa simula, walang humpay na pressure si Maidana, naghagis ng mataas na dami ng suntok at sinubukang talunin si Mayweather sa kanyang agresyon. Nakagawa siya ng ilang makabuluhang mga putok at itulak si Mayweather laban sa mga lubod, na sinubukan ng mga kasanayan sa pagtatanggol ng walang talo na kampiyon. Si Mayweather, nakilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa depensa at husay sa counterpunching, ay kailangang gumawa ng mga pagsasaayos upang harapin ang agresibong pagsalakay ni Maidana. Ginamit niya ang kanyang footwork at shoulder roll technique para madulas at mapalihis ang marami sa mga suntok ni Maidana habang sumasalungat ng tumpak at tumpak na mga putok. Ang laban ay nagkaroon ng ilang matinding palitan, kung saan si Maidana ay patuloy na pumipindot pasulong at mga suntok sa lupa, kadalasan sa magaspang at masungit na paraan. Gayunpaman, ipinakita ni Mayweather ang kanyang ring generalship at superior boxing IQ, unti-unting nahanap ang kanyang ritmo at nakikibagay sa estilo ni Maidana. Sa pagsulong ng laban, nagsimulang igiit ni Mayweather ang kanyang control, gamit ang kanyang superior na kakayahan sa boxing upang madaig at ma-outbox si Maidana. Mabisan niyang na-neutralize ang agresyon ni Maidana, mas malinis ang landing at mas tumpak na mga putok habang iniiwasan ang karamihan sa mga suntok ni Maidana. Matapos ang 12 round ng hard fight action, ang scorecards ng judges ay inihayag, at si Floyd Mayweather ang lumabas bilang panalo sa pamamagitan ng majority decision. Pinigyang diin ng tagumpay ang kakayahan ni Mayweather na umangkop at nagtagumpay sa isang matigas at agresibong kalaban tulad ni Marcos Maidana. Inarap ni Mayweather ang isang bata at mahuhusay na si Canelo Alvarez noong 2013. Si Alvarez ay ang reigning WBA at WBC light middleweight champion noong panahong iyon at nagbigay ng malaking hamon sa kanyang kombinasyon ng kapangyarihan at kasanayan sa boxing. Ang laban ni Canelo Alvarez at Floyd Mayweather ay naganap noong 14 ng Setyembre taong 2013 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Ito ay isang inaabangang laban sa pagitan ng dalawang mahuhusay na manlalaban, kung saan si Alvarez ang naghahari sa WBA at WBC light middleweight champion noong panahong iyon. Si Alvarez, nakilala sa kanyang kombinasyon ng kapangyarihan at husay sa boxing, ay pumasok sa ring na may pag-asang ibigay kay Mayweather ang kanyang unang propesyonal na pagkatalo. Gayunpaman, si Mayweather, nakilala sa kanyang defensive prowess at counter-punching ability, ay napatunayang isang mabigat na kalaban. Mula sa opening bell, ipinakita ni Mayweather ang kanyang pambihirang husay sa depensa na epektibong nakaiwas sa marami sa malalakas na suntok ni Alvarez. Ginamit niya ang kanyang footwork at upper body movement para bigo ang mga pagtatangka ni Alvarez na mag-land ng malinis na shots. Dahil sa defensive brilliance ni Mayweather, na-control niya ang tempo ng laban at diktahan ang distansya. Si Alvarez, sa kabila ng kanyang kabataan at lakas, ay nagpupumilit na makahanap ng pare-parehong tagumpay laban sa pambihirang pagtatanggol ni Mayweather. Habang nasa kanya ang kanyang mga sandali, naglanding ng ilang solidong shot, ang pag-iwas ni Mayweather ay higit na nagpawalang bisa sa opensa ni Alvarez. Nagsimula ang laban bilang isang tactical na labanan, kung saan ipinakita ni Mayweather ang kanyang technical superiority at ring generalship. Habang umuusad ang laban, ang katumpakan at kakayahan ni Mayweather sa pag-counterpunking ay nagsimulang makapinsala kay Alvarez. Ang kakayahan ni Mayweather na tumpak na mag-land ng kanyang mga shot habang umiiwas sa malaking pinsala ang nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng lead sa scorecards. Matapos ang 12 round ng aksyon, inihayag ang scorecard ng mga judges, at si Floyd Mayweather ang lumabas bilang panalo sa pamamagitan ng majority decision. Ipinamalas ng tagumpay ang defensive mastery ni Mayweather at ang kanyang kakayahan na lampasan at i-outbox ang isang mahuhusay na kalaban tulad ni Canelo Alvarez. Noong 2007, nilabanan ni Mayweather si Oscar De La Hoya, isang boxing legend at multiple weight world champion.
Ang laki, husay, at karanasan ni De La Hoya ay nagpakita ng isang mabigat na hamon para kay Mayweather. Ang laban ni na Oscar De La Hoya at Floyd Mayweather ay naganap noong ikalima ng Mayo taong 2007 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Ito ay isang inaabangang sagupaan sa pagitan ng dalawang boxing legends, kung saan ang star power ni De La Hoya at ang undefeated record ni Mayweather ay nagdulot ng matinding panonibig. Si De La Hoya, isang multiple weight world champion at isa sa pinakamalaking atraksyon ng boxing, ay pumasok sa ring na naglalayong patibayin ang kanyang legacy sa pamamagitan ng pagbibigay kay Mayweather ng kanyang unang propesyonal na pagkatalo. Si Mayweather, na kilala sa kanyang defensive brilliance at counter-punching ability, ay naghahangad na ipakita ang kanyang kakayahan laban sa isa sa mga magaling sa sport. Ang laban ay isang pabalik-balik na labanan, kung saan ginamit ni De La Hoya ang kanyang kalamangan sa laki at malakas na left jab para kontrolin ang mga unang round. Nakagawa siya ng ilang malinis na shot at diktahan ang bilis, na ipinakita ang kanyang mga kasanayan at karanasan sa boxing. Si Mayweather, na kilala sa kanyang defensive mastery, ay inayos ang kanyang diskarte habang umuusad ang laban. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang superior na footwork at galaw ng ulo para madulas ang mga suntok at kontra ni De La Hoya gamit ang sarili niyang mabilis na kombinasyon. Ang katumpakan at pag-counterpunking ni Mayweather ay nagsimulang mabigo kay De La Hoya, na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng momentum. Habang ang laban ay umabot sa mga susunod na round, ang tumpak na counterpunching at ring generalship ni Mayweather ay naging mas epektibo. Bumaba ang output ni De La Hoya, at ang technical superiority ni Mayweather ay nagbigay daan sa kanya upang mapunta ang mas malinis at mas makabuluhang shot. Matapos ang 12 round ng matinding aksyon, inanunsyo ang scorecards ng judges, at si Floyd Mayweather ang lumabas bilang panalo sa pamamagitan ng split decision. Ang tagumpay ay nagpakita ng defensive brilliance ni Mayweather at ang kanyang kakayahang ayusin ang kanyang diskarte upang madaig ang isang determinado at bihasang kalaban tulad ni Oscar De La Hoya.